mga bay, may pupuntahan tayo na project ng ating gobyerno ngayon sa DPWH, sa administrasyon ni Presidente Duterte, na karsada papuntang galing sa Naga papuntang Danao. Nakikita ko sa inyo yung kung paano nila ginawa o paano kalaki ang karsada na ginagawa ngayon ng DPWH sa galing sa South papuntang Norte. Kasi ito po ang project ng Administrasyon Duterte na kailangan malaman ng buong Pilipino o buong bayan o buong mundo na mayroon palang project na nandyan nanggaling sa Naga papuntang Juan sa Norte. Kasi yung main road namin dito sa Cebu, Naga Cebu ito, main road namin Naga, kung galing ka sa South papuntang Norte, isa lang ang, kung galing ka ng Naga o Karkar, isa lang ang karsada papuntang Norte. So ngayon may project na bago, ito ay ginawa sa bandang anong Tagalog yung sa bukid, bandang ganun. Dadaan ito sa bukid patungong Norte. Sige, kita-kita na tayo doon. Sige mga bay, maunin na mga bay, padoong nataan yung mga bay. Maunin na yung krasadaha, gigan ta sa eskina Naga. Galing ta sa eskina Naga papuntang yung sinasabi kong project na ginagawa ngayon na papuntang Norte, South o Norte, galing Naga papuntang Danao. Sige mga bay, nandito na tayo sa project ng DPWH. Pakita ko sa inyo, dito na yon ang lapad ng krasada, may ilan pa. Ito ang project ng ating administrasyon ngayon sa Pilipinas ni Presidente Duterte. Ito yung makita ito na papuntang Norte. Ang laki ng krasada. Ito ang aking nadaanan, yung bandang right side. Kasi yung sa kabila pinatrabaho pa. Ito po yung tinatawag na suton daanan. Ang ganda tingnan. Karon umulan ngayon kasi yung karsada basa, pati yung one. Kasi dito tayo sa bandang kanan naman, yung makikita natin yung una ang ibang kuan na trabaho, saka talaga maganda dito yung island na parang ginisinyo ito ng baka sakaling tingin ko malagyan ito ng train. Kasi ang lapad ng island, pwede ito malagyan ng pundasyon o haligi na magiging sa ibabaw ng dadaan ng train. Ito mga bay, pinakita ko sa inyo yung forma ng karsada o ang kanyang design. May island sa sentro, yung sa tingin ko pwede siyang malagyan ng mga poste para pwedeng maging lagyan ng train tulad ng makita natin sa Maynila. Ang ganda ng ang lapad ng daan kabila. Sa tingin ko ito parang six lanes, tatlo ang sa kabila, tatlo dito sa kabila, o 4 lanes ba, hindi pa natin makita yung bandod kay. Sige, pag
construction. Pasensya na kayo mga bay, yung Tagalog ko medyo hindi maganda pakinggan kasi bago lang ako nag-umpisa ng mag-Tagalog na mag-vlog. Ito mga bay, kikita ko sa inyo yung mga yung natapos na. Hindi pa finally natapos lahat, pero may konkreto na island, yaker. Nakita ko sa inyo. Update ito sa Metro Cebu Expressway. 73.75 kilometers. Galing sa Naga City ito hanggang Naga City South hanggang sa North Danau City. Masaya na yung mga Cebuano dito kasi kung matapos na ito, ito nga project, malaking tulong ito sa mga lahat ng tao. Kaya salamat, magpasalamat tayo sa administrasyon ngayon ni Presidente Rodrigo Duterte o ni Secretary Mark Villar. Sila yung masaya lang tayo para sa nating lahat na may nakita tayong project na hindi lang basta-basta project, malakihang project ito. Hindi ito pang ugi lang, pang papugi lang. Ito ay pang hanggat sa pinaka ilan nga henerasyon magagamit ito. Magagamit ito ng ilan pang henerasyon. Ang ganda ng project na ito. Kahit ako namangha, binablog ko ito dahil ang masaya ako ay ipakita sa inyo na ganito pala ang nagawa dito sa Cebu. Kasi hindi ko alam kung hindi ko alam pala nga mayroon parang itong project na ganito, ang Cebu Express, Metro Cebu Express, unik dito Danau City o Naga City. Nandito na tayo mga bay. Hindi tayo makalabas kasi umuulan. Meanwhile, ito mga bay, yung pinakita ko sa inyo, ito pala yung nasa Pandan, Naga. At saka ito ang tinatawag na Expressway South to North Project sa DPWH. Hanggang sa ngayon, ang project sa kanilang hanggang sa dulo muna yung project nasa Cantauan, Naga. May iba naman contractor na nagtatrabaho galing sa Danau. Baka ito ay mag-aabot lang sa gitna. Yeah, dito lang ako naka-video sa Naga kasi malayo yung sa Danau. Baka next video siguro o sa susunod pa nating mga kita sa video, ipakita ko ninyo yung matapos ito, maawa ang Diyos na wala nang okay na ang panahon sa lahat. Kasi sa ngayon hindi yung project kasi may umuulan at saka may pandemic, pero buti na lang may nagtatrabaho naman kasi project naman ito na makatulong sa kapwa tao o kapwa Pilipino na nanggaling sa
ibang lugar sa south patungong norte. Nagpasalamat lang tayo sa administrasyon na ito na yung pira natin o pira ng taong bayan, may nakita tayong project na hindi lang basta-basta ang project, ito ay makatulong sa susunod na henerasyon o henerasyon ko, sa lahat ng henerasyon na susunod at sa mga anak natin at sa apo. At sa apo ng apo natin, malaki itong maitulong. Meanwhile, tingnan mo, may Metro Cebu Expressway ng Cebu. 73.75 kilometers galing sa Naga City, Pandan up to connected to Danau City. Madi-congest na yung mga traffic dito sa lugar namin, yung sa Minglanilla saka sa Talisay, yung pinaka-traffic na lugar. Kasi kung matatapos itong project na ginawa sa DPWH sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang makakatulong sa mga tao o sa mga driver o sa saan man pumunta, sa norte o sa south, na hindi na makadaan sa ibang lungsod na maikli lang ang o ang kasada. Kasi yung sa norte papunta sila dito sa, for example, sa Simala, dito na sila dadaan sa tinatawag na Metro Cebu Expressway. 73.75 kilometers galing sa Danau papunta dito sa Naga City, Cebu. Ito atong update sa Metro Cebu Expressway, mga bay. Nakita nyo yung lugar na ito, maganda na. Hanggang dito na lang. Salamat. Sa susunod natin yung update sa Metro Cebu Expressway, sana i-like and share, subscribe yung YouTube channel natin para ma-update kayo sa Metro Cebu Expressway dito sa Naga, Pandan, Naga City hanggang sa Danau City sa north, na ito ang south. Maraming salamat.